Boom, panis. Okay na siya ulit. Yung nabili natin na defective Redmi Note 9, buhay na siya. Meron tayong good as new na phone ngayon. Hey guys, meron akong bibili na cellphone ngayon, Redmi Note 9. Dahil kailangan ko yun, dahil yung ninakaw nung... Huwag natin sabihin ninakaw. Nawala na lang. Nawalang parcel ng delivery dun sa client ko ay kailangan kong palitan. So, yun, meron ako nakita sa marketplace. Malapit lang sa amin, dito lang sa Agone. Kaya, samahan nyo ako at tignan natin kung sulit ba yung pagkakabili natin. Bibiling ko lang siya ng 1-2 yun eh. Bibiling ko siya ng 1-2. Let's go. Hey you guys, kauwi lang namin at eto na. Nakuha ko na, nabili ko na yung defective na Redmi Note 9. At ngayon ay bubuksan natin to. Tara, wait lang. So, ito na guys. Napaka good deal nito. Papakita ko sa inyo kasi inabili kong Redmi Note 9. Natawaran ko pa ng 100. So, 1-1 siya. Hindi na masama dahil may kasama siyang case. Tapos, ito ay tawag dito. May box pa. May box pa siya, no? Buksan natin. Yan. Search na kayo. Ingay ng aso ko nag-hit. Redmi Note 9. May box pa siya. May manual pa nga. Tapos, ito yung box niya. So, ito yung pinaka-unit niya, kulay puti. Arctic white daw to. Yan. Yan ang sakit niyan. Diba? Yan naman sakit niyan eh. So, napakakinis pa niya at never pa to nabuksan ng ibang technician. So, ngayon, i-restore ko to. Papakita ko sa inyo kung paano natin to bubuhayin. Samahan niyo ako. Tara. Yun na nga guys, tayo ay mag-re-restore na nitong... Mag-fix na nitong Redmi Note 9 na nabili natin. So first, syempre, bubunutin ko muna yung SIM tray. Tapos, gamit yung maninipis na pry tool, iangat ko yung gilid. Kasi nakalock lang naman yung cover niya. Wala namang screw yung cover. So, ganun siya. At kailangan mo rin i-hit pala tong part na to ng camera sa kanang fingerprint. Kasi mayroon dyang matibay na double adhesive na nag-hold sa cover niya. Kaya, hindi mo siya pwedeng persahin. Baka mabali yung case. Yan, kita nyo yun, parang gamay. Yun siya. Tapos yung fingerprint, pwede mo siyang bunutin, pwede rin naman hindi. So, mas tinatanggal ko siya kasi mas madali. Baka, para may iwasan na rin yung pagkaputol ng flex. Yun din, tanggalin ko na yung mga screws. I think 10 piraso yung nandyan. Hindi ko lang sigurado. Basta, tanggalin mo lahat para maangat yung cover. So, pag naangat yung cover, pwede tanggalin yung flex, battery, LCD, saka yung sub flex sa baba. So, tatanggalin ko yung antenna, tapos yung camera, and then yung motherboard. Yan. Naka-timelapse kasi ito, kaya mabilis guys. So, tinanggal ko na rin lahat ng camera para pag nag-work tayo sa motherboard ay hindi natin aksidenteng masunog yung lens. Dahil yung lens ng camera ay napaka-silent. So, lalagay ko na siya sa motherboard holder. Mapansin nyo, naglagay ako ng coin para maingatan sa pagka-sunog yung ibang component. Naglagay din ako ng cut o butas dun sa plate na aking tatanggalin. Dito hindi nyo na masyadong makita kasi natakpan, pero gamit yung aking Aulus na hot air rework station, tatanggalin ko tong pinaka-shielding niya. Medyo natagalan din ako dito kasi medyo hindi na accurate yung manual ko na hot air. Talagang tansyahan lang talaga to. Hindi kasi to digital. Mahal kasi ng mga digital. So guys, yun, natanggal ko na, kaya lang yun, bumitaw siya sa tweezer. Yun yung delikado kasi pwede mong masudsud yung mga components. So luckily, isang component lang yung medyo nagalaw ko at madali naman siya ibalik. So yan, sinisilip ko dahil wala akong gamit na microscope ngayon eh. Talagang mano-mano lang. Hugasan ko muna ng fluid para makita ko kung may mga component pa na nakalaw. So yan, meron isa akong nakita dyan kaya fix ko siya. So, makikita nyo, naglagay ko ng konting flux para usa siyang bumalik sa pwesto niya. At konting push lang para maging okay na siya. So, yan. Papakita ko rin sa inyo dito. Yan. Gamit ulit yung hot air. Yung component na yun, guys, is yan. Blower natin at babalik natin siya sa pwesto. Importante nga pala, guys, tong part na to ng motherboard na to kasi nandito po yung signal. Usually, pag nagloko to, nawawalan ng SIM signal yung SIM card. So, babalik ko na ngayon yung mga camera. Kasi tapos na tayo. Napalamig ko na rin yung motherboard. So, medyo mabilis lang siya tignan dahil nga naka-timelapse. Pero, medyo matagal din yung proseso nito.
Ayan, nabalik ko na lahat, pati yung ano, iniwasan ko rin hawakan yung pinaka lens nung mga camera kasi kung oily yung kamay ninyo, lalago yan. So testingin natin, ito wala siyang karga. Kala ko walang karga guys, pero it turns out na may problema na din yung fuse ng battery niya. So I decided na ayusin na rin yung battery niya para kung lahat ng problema is okay na. Sasara natin yung phone nang wala tayong babalikan. So yan, ito yung isa sa mga satisfying dito pag tinatanggal mo na yung adhesive ng Redmi Note 9 battery. And actually, okay nga yung ginawa ng Redmi Note 9 dito, ng Xiaomi dito, dahil ginawa nilang pull tab yung adhesive. Mas madali siyang tanggalin kumpara sa ibang mga unit ng Xiaomi na talagang madugo tanggalin. Makikipagbuno ka talaga. So yan guys, may fuse yung battery ng Redmi Note 9. Tatanggalin natin yan. Tanggalin natin yung fuse. Sa pagtanggal ko ng fuse, ginagawa ko, nilalagyan ko muna ng hinang at kung saan na siyang malalaglag, konting push lang ng panghinang. And then, nilalagyan ko na siya ng tingga. Tingga na lang yung ginagamit ko para pagdugtungin yung joint nito. Oh, yun ipapalit natin sa fuse. Okay. So, sa mga tatanong, safe ba to? Yes, safe naman to. Huwag nyo lang i-overcharge yung phone ninyo. And usually naman yung ibang mga battery naman na mabibili nyo sa market guys is wala na pong fuse, talagang rekta na siya, wala nang fuse na ginagamit. Okay, so medyo natagalan ako dyan kasi malayo yung pagitan nung terminal nung fuse, kaya ayun, ayaw kumapit nung tingga. So yun guys, nililinis ko na siya, nagawa na natin yan. Nililinis ko muna ng fluid bago ko isara yung battery niya. So, parang wala lang nangyari sa battery, no? Yan. So, bago siya idikit, ititest ko muna siya para masigurado ko na yung battery ay okay na. At okay na rin yung unit. Magbubukas siya. Para hindi pa ulit-ulit yung pagbukas-sara. So, may kita nyo nung una, di ba? Battery lang na empty. Pero ngayon, may logo na yung lumabas. So, wait na lang natin kung mabubutap pa to ng tuluyan. Pag nagbutap to, ibig sabihin, good sign yun na okay na yung phone. So, wait lang natin. Yun guys, so nagbootup na yung phone, ibig sabihin okay na siya. So run lang ako ng konting test, kita ko yung signal niya, may signal din siya kasi naka-emergency calls. Pag no service yun, delicate, ibig sabihin wala ng signal yun. So ngayon guys is na-confirm ko na okay, dininisin ko lang ng konti. And then nilalapat ko na yung battery dito gamit yung 3M ko na double adhesive tape. Yan, actually pang ano tong 3M na to guys, pang gawa ng mga tawag dito, pang arts yan eh, pero pwede na rin siya dito. And then maglalagay din ako ng thermal paste, yan yung binuksan nating plate, hindi ko na ibabalik yun kasi yun doon nga nagkakasimula yung sira eh, o nagkukos ng sira. Thermal paste na ang pinapalit ko dyan, mas safe, mas maganda at very proven na. Then huwag yung kakalimutan yung antenna pag magsasara kayo. Usually ito yung nakakalimutan ng maraming mga technicians o ng mga nagdi-DIY, kaya tataka sila humihina yung signal nila kasi hindi nila naikabit yung antenna. So yan, tanggal ng dust, balik yung frame para sa camera, tapos yung cover, fingerprint, tapos yung cover, tapos yan, suscrew na natin lahat. Okay, final assembly na to guys. And then after natin may screw lahat, eh pwede na natin isara tong cellphone na to. So that's it guys, tinan nyo. Boom, panis. Okay na siya ulit. Yung nabili natin na defective Redmi Note 9, buhay na siya. Meron tayong good as new na phone ngayon. So nakita nyo naman sa video kung anong ginawa natin. Battery, board, nagalaw pa nga ibang ICs pero okay naman siya. Na ano naman natin. Tapos everything naman is functioning. Well, yan o. Linaw naman ang camera niya. And then audio niya okay din. Ayan, o. Diba? Speaker, okay siya. Okay na okay. So yun guys, sa mga gusto magpagawa, mayroon ba kayo Redmi Note 9 kagaya nito? Problema niya, patay sindi din. Eh, wag na kayong mag patumpik-tumpik. PM na kayo sa page at ipagawa nyo na dito sa amin. Thanks for watching. Bye-bye.